isang size 8 na lang. Divide by 4K. Ano ba yung full size na ano? Full size lang, yung 11. Isang 11 lang. Isang 11, isang 10.5. Dito tayo ngayon sa barber. Nagpagupit lang muna tayo. Ituturo ko kayo dito sa back of the house nitong barber natin. Kasi may mga projects tayong gagawin dito sa mga susunod na linggo. So, itong unang room, ito yung office natin dati. Ito hindi na natin nagagamit. No? So, gagawin natin siyang studio na magagamit natin in-house para sa mga sariling content natin. Tapos, ipaparent rin natin siya for sa public, no? Pasikasuhin natin to in the next few weeks para by next month, ano na siya, open na siya for public. Yan yung unang room. Ito yung stock room natin. Ito yung isang room natin na gagawin na rin natin studio. Yan. Medyo saktuhan lang yung size na itong room na to. For self photo studio yung ano lang, the remote control lang. Yan. So, kung gusto niyo mag-photoshoot dito, mababa lang yung rates natin. So, dito tayo sa basement. Ito hindi pa natin napapakita sa vlog to, sa mga dati videos natin. Pero, may basement tong barber natin. Saan lang natin yung ilaw. So, dito sa unang kwarto, gagawin din natin tong studio. Pwede siyang i-rent for photoshoot. Pati yung pang meetings. So, itong kwarto na yan. Tapos dito naman sa part na to, dito maglalagay tayo ng printing ng shirt. Kasi isa sa mga pinakabibigyan natin ng focus this year is yung merch natin, o yung clothing line natin. So, itong part na to, pati sa kabila, gagawin natin printing station. So, itong room na to, pati itong kabila, gagawin natin printing station. Ayan siya. Yung kabila, may aircon yun. Dati kasi isang buo lang to, pero nilagyan natin ng partition. Tapos, itong last na room na to. Ayan, may isang room pa tayo dito. Gagawin natin itong tahian. Itong part na to. Naka-aircon din yan. Lahat ng rooms natin dito sa baba, di aircon. So, punta natin yung unang SM branch na bubuksan natin. Tapos, after nito, may dalawa pa tayong pupuntaan mamaya. Isang within Metro Manila, tapos isang outside Metro Manila. Tapos, bukas, babiyahe tayo. May isa pa tayong pupuntahan na outside Metro Manila. Mamayang gabi pala yung biyahe natin. Pero, bukas na natin mapupuntahan yung SM branch na yun. Tingnan na lang nila kung saan tayo mamapuntahan. One
Enter. Kita tayo na sa mode. 1920. Nasa-out ka na? Okay. Nasa-out ka ni, ano? 150. Tulong mo lang naman 50 pang bayad sa, ano? May bukas ka na kasi sumaod. No, pinigil mo. Wala na bawian yun. Kalitlong 50 lang yun. Ayun, Nike Airship na, ano? Pakita lang muna natin yung mga new arrival natin dito sa Gameboy. Ito, collaboration to ng Jordan pati ng ano brand yun? Awake na nakabase sa New York kung di ako nagkakamali. And Awake NY. Ano sizes natin dito ba? 8 to 12. 8 to 12. And red na snakeskin. Vintage na Mitsuna yun. Papansin nyo, yellowish na siya. Gum sole na parang madumi yung style. Pakita na rin natin pa. Yung bagong version ng Jordan 4 na bread. Imagine. From suede or nubok na material na ginamit. From last, ito, all leather. Tumbled leather. Same color black nandun. Material lang talaga yun. Ito deck, full size. Full size. Ano mas prefer nyong version? Ito bang bago na, all leather or yung suede? Kasi napapansin ko online, medyo hati yung opinion ng tao eh. Kasi yung iba mas gusto yung ganitong material, yung iba gusto yung suede. Ako personally, mas gusto ko yung OG na version compared dito. Bukod dito, ayan, meron tayong mga restocks na mga slides. Ayan, easy slides. Ito lahat ng mga to. New arrival ngayong araw. Tapos, ayan. Mga Supreme na merch. Ayan, mga essentials. Ay, yung ano? Designer. Kasi inano niya yan eh. In-screenshot niya yung goals. 2-5. Ano ang kami chan? Ito pala, bagong release yata. Tama ba? Bagong release to. Ang Yeezy. Ang tawag dito sa holder? MX Dark Hope. MX Dark Hope. Salt. Salt. May salt na ba? So ganito yung magiging interior design ng mga upcoming branches natin. Ganito yung tema niya. Medyo dark. Tapos ganitong flooring. May ibang quest tayo nakita. Medyo makikipid siya. So hindi natin sure kung magpagkakasya natin. Pagp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 
Tapos may ganyan tayo. Chandelier. Pero hindi siguro lahat malalagyan natin ng telephone. Standard para sa lahat ng branches na. So ilang tabiyahin na tayo sa next SM destination. So, pang-apat na SM natin ngayong araw. Check natin to. Yung last na dinaanan natin kasi wala silang space pero nagpa-line up din tayo doon. Thank you.
alam pa natin to, pero marami pang bakante dito sa mall na to. Ito yung last na mall na pupuntahan natin kasi medyo malalim na ang gabi. Mabiyahe pa tayo. Nakita ko na rin naman tong mall na to online. Ngayon lang natin siya mabibisita personally. So, titingnan natin to. Ilang pabagong bukas lang to. Medyo marami pa siyang mga bakante. Pero titingnan natin kung kamusta yung foot traffic dito. So Monday ngayon, tingnan natin kung worth it ba dito pumesto. Pero may nakikita rin naman tayong mga upside ng magkuha dito sa mall na to. Pero check muna natin. Babasin nyo dito sa labas. Puro bakante pa yung spot. Yo, good morning. Breakfast lang tayo tapos daan tayo sa SM. Tara. Balut. Ano? Kanino? Diyan mo muna sa'yo. Drain na lang mamaya. Gigas na ngayon tao, par! 250, Jake. Okay. No, alas 12 na kita sa'yo. Okay. Pili ka ba? Pwede sa Singapore. Pag-date lang naman tayo eh. Pag-date lang naman tayo na loob. May side quest tayo dito. Dito na lang po tayo dadaan. Pwede ba dumaan dyan, ma'am? Saan? Okay. Yung mga mamilita ko siya hindi lang kumain. Ganito yung mga perfect na strawberry. Sarap par. Marinis naman po eh. Kasi di ba yung normal na ano po, dapat 52 seats? Hindi. Parang butas na yung Skyflex yun ah, yung 52 ah. Ito yung background mo. Grabe ka kuya! Kasama basket ya? Ba't tumawid ka, Kuis? Tumawid daw kayo. So ito yung plan. Magiging ganyan ang tsura niya. Ngayon, ito yung ino-offer namin sa inyo if you want. May choice naman. May choices naman. Nasaan
tayo here. Ito yung highway. Ito yung available. Ngayon, right now, this one is taken na coffee shop. Maganda din yung concept nito. Papakita ko mamaya sa inyo. Ang available na lang, this one, tsaka to. Yan. Ito. Yung sa coffee shop. 150 to. Parang pwede kang gumawa ng mezzanine, pero high ceiling siya. Facing highway dito siya. Ito yung entrance ng hotel. Ito yung pinaka-main lobby. Kasi dalawang entrance yan eh. Before kasi sarado yan. Kasi para naka-ano yan. Ngayon bubuksan namin siya. Ito yung pinaka-main lobby niya dito, which is dito, yung may parking. Pwede kang pumasok dito, yung guests nandiyan lahat sila. Pwede sila lumusot dito, going to highway. Pwede naman yung mga tao dito sa MacArthur Highway, pwede sila pumunta dito, papunta ng lobby. Kaya dinadaanan siya talaga. Dinadaanan siya. This is a coffee shop. Ito, anything that is services, that's not, we're not catering the same services sa isang, sa dito sa building. Kasi para at least mag-complement lahat. Hindi mag-conflict. Any perspective. Ganda. Ito yung barber namin. Kung sakali po ba, pwede siyang lagyan ng barber. Parang combination siya ng sneaker. Yeah, pwede siya. Pwede naman. Kasi magandang ano. Yun nga lang kasi, ano nyo, kung kasha. Yung target market natin dito, yung mga nag-check-in dito. Kasi we're aiming for at least 4-star. 4-star hotel. So, nakita nyo naman yung ano ng Best Western engine na. Si Best Western nga nasa 3-star nga. Si Best Western sa tapat. Ito na sa gitna ng building yan, na malapit dun sa kung saan nag-entrance kanito. Nag-entrance. Baka, di ba kayo into bar or ano, yung bar? Baka may bar naman kayo. Baka pwede natin pag-usapan. You know, mommy, we have ano dito, underground. It's a 200. Nagahanap talaga ako ng mag-ooperate ng bar. Pero gusto ko yung bar na, social na bar ah. Actually, si ano, club. Basement floor plan, okay? Ito yung ano, naka-set up na yan, ganyan, pero pagagandahin na lang. Hindi bare yung... Ay, di bare siya. You have to develop it on your own. Ibig sabihin, lilinisin lang namin. Okay. So yun guys, kakagaling lang natin dun sa meeting natin. May na-offer kasing pwesto sa atin dun sa soon to reopen na 4-star property. 4-star hotel. Ayun daw yung ini-aim nila para dun sa property nila once na mag-reopen sila, no? So, yung offer sa atin na pwesto dun is yung sa harap na part ng hotel mismo. So, ayun yung ano, sa may entrance mismo ng hotel. Facing yung major highway dun sa tapat nung property na yun. And speaking of 4-star na property, gusto ko lang i-share sa inyo kasi meron akong pangarap na property na maipasok si Randrell Sneakers sa siyang 5-star property. Ilang months na namin siyang nililigawan. Makikita nyo na lang, basta ibablog naman namin yun once na makapasok kami dun. Pero kung hindi ko na siya mabanggit in the future vlogs, alam nyo na, hindi tayo nakapasok. Pero yun, ginagawa natin lahat ng makakaya natin para makapasok dun. So yun talaga yung pinakapangarap ko. Kumbaga, sobrang fulfillment sa akin, sa sarili ko, sa kaloob-looban ko kapag nakuha ko yun. So ganito na yung magiging format ng vlogs natin. Papakita ko sa inyo yung lifestyle ko at kung anong ginagawa ko on a daily, on a weekly basis, lalo dun sa business side ng Randrell, no? Hindi na lang dun sa sneakers na side. Though syempre sneakers hindi mawawala sa vlogs natin yan, no? Gusto ko masubaybayan nyo yung magiging journey natin this year kasi medyo marami tayong movement para sa taon na to na ipupush natin kasi aligned siya sa goal, sa vision natin in the next 2 to 3 years to 5 years, no? Yung ibang location na kukunin natin siya dahil magbe-benefit yung brand natin doon in 2 to 3 years kasi basta parang stepping stone siya. Sana maging part pa rin kayo ng journey natin this year, lalo sa mga day ones natin dyan. 2019 pa tayo nandito, 2024 na, nandyan pa rin kayo. Syempre pati dun sa mga bagong subscribers din natin. Nga pala, kung gusto nyong literal na maging part ng journey natin, mas maging involved kayo dito sa journey natin,
we're looking for investors din kasi, partners, para sa mga plan natin, syempre, this year. Kasi mas aggressive yung plans natin this year compared sa mga previous years. Syempre, medyo marami tayong realization ngayon. Sa lahat yan, i-document natin, makikita nyo yan. Kung interesado kayo to be one of our investors, message us on our Facebook at sa Instagram page namin. At nga pala, every episode, mamimili tayo ng isang lucky subscriber na mananalo ng 1,000 pesos via GCash. Kailangan nyo lang syempre na subscribe, tapos i-like nyo itong video na to, tapos i-comment nyo down below yung favorite part ng episode na to, every episode na yun. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat, kita-kits tayo sa next episode, peace.